praising to God. Not because it's the birthday of my mother, but because I will have the opportunity na makaganti sa aking nanay. Kasi po, bago po ako dinahan last November 7, November 4, it was a Sunday night, nagkaroon po ng disciplina sa seminaryo sa Santo Domingo. At may surprise guest, yung nanay ko po. At alam niyo po, ang nanay ko, parang mong artista yan, lahat ng buhay, nakabuyang niya sa pabli. So ang dami niyang sinabi mga secrets. So sabi ko, this is an opportunity for me na makakalabi sa nanay ko. Ako ngayon ang magbubun niya ng mga secret ng nanay. Number one. Naalala ko ng bata ko kami. I heard my mother and my father talking. Una nagbibiroan sila. Doon po kami sa Parenisma. Sabi ng tatay ko, B, pag ako ba namatay, mag-aasawa ka ulit. At mamahalin mo ba ako o mag-aasawa ka ulit? Sabi ni mami, mahal kita, hindi na ako mag-aasawa. Sabi ng tatay ko, patunayan mo nga. Tapos kaya nagtanong na naman ang tatay ko, di pag ako ba namatay? Tinanong niya ulit ang tatay ko, pag ako ba namatay, mahal mo pa rin ako at hindi ka mag-aasawa. Oo nga, mahal kita at hindi ako mag-aasawa. Ulit niya, patunayan mo nga, sabi ko ng tatay ko. At sa pangatlong tanong, tinanong ulit niya, at yung nanay ko, medyo nakulitan na parang nag-miss na. Ang kulit-kulit mo naman eh, hindi nga rin, totoo, seryoso na tatay mo. Pag ako ba namatay, mamahalin mo pa rin ako at hindi ko mag-asawa. Sabi ng nanay ko, ang kulit mo ha, sinabi ng oo, mamahalin mo pa rin kita, hindi ako mag-asawa. Eh, hindi nga, patunayan mo. Sumagot yung nanay ko, mamamatay ka muna. Namatay ka ako yung tatay. Malakas pa nalangin yung nanay ko. Hindi ko alam pa rin yung nananalangin mo. Namatay ko. And true enough, up to now, she kept her word. Up to now, she remained single. Dalaga pa rin po siya. Kaya nga po makalipas ang dalawang taon, yung nabulo ko sa sinabi ko sa nanay ko, second, pasado. Hindi kasi kaso sa property sa Will and Paranaque. Tapos, may isang gamit ko kung may-ari ng McDonald's. Sabi ko, mami, pagkakataon na ito, mag-asawa ka na. Mayaman kami. Sabi ko yan, ano ka ba? Ayoko. Sabi ko yan. Tsaka anak, bini. Ay, 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 bini. Basta mayaman sa akin. Okay lang. Pakalawang pasado. But true enough, si Mimi, hanggang ngayon po, yung nanay ko, minamahal pa rin yung tatay ko at hindi na nag-asawa. Pero nagtanong ako, hindi kaya dahil nadalasan sa tatay ko na tumulong na siya. Kaya ayaw niyo mag-asawa tayo. It's up to her to answer that question. It's not for me. Tanongin niyo na lang po yung nanay ko mamaya. Magpagayahin niyo sa hindi mo. That's why I realized, no? Hindi pala lahat ng tao nagbibigay, nagmamahal. Ngunit lahat ng tao nagmamahal, nagbibigay. Kasi po, yung pagbibigay, napakadali mong gawin niya. Isang beses po, bumibili ko ng pandesal doon sa malapit pa po kami sa Resina nakatira doon. Bumibili ko sa Catalonia doon sa bakery ng pandesal. Biglang may isang bata na nilimahin. No? May uhong pa po siya tumutulog ganyan. Hinihilaan pa niya talaga. Ang dumi-dumi talaga. Tapos tumutulog siya sa estante nung pinata. Umagay siya. Sabi niya yun ang tindera, uy, ikaw bata ka, ito pandikoko. Sabi niya niya, ayoko ng pandikoko. Cake! Sabi ng tindera, ang bisoso ka, nanghihingi ka na nga lang, gusto ko pa cake. Hello, birthday ko kaya. Kaya cake, sabi niya niya. Sabi ko, nagbibigay yung tindera. Pero tinanong ko, meron pa kayong pagmamahal? O nagmumula ang pagbibigay ng tindera ng tinapay sa bata, out of love. Yun ang hinahanap ko sa nanay ko, tinitingnan ko, nagbibigay kaya ang nanay ko just to say she's giving something. Masasabi ko po hindi. Ang pagbibigay po ng nanay ko sa amin ay nakaugat sa pagmamahal. Nakaugat po sa pagmamahal. Bakit po? Kasi hindi po siya, she never fails to give. Kahit po siya nasasaktan namin several times,
beses na, alam niyo yung buhay ko namin ang pakagulan. Hindi na lang, ewan ko kung may buhay ko na yung nanay ko sa inyo. Ito, ang pangatlong pasapot. What time na nakaaway talaga? Hindi lang pag-aaway namin. Sa isang kwarto kami, kuya ko, ako, si Mami. Nakahita si Mami kami nakapupulo. Natali na namin siya sa argumento. Dahil kami tatlo, magkakampi. Siya lang kalaban namin. Alam ko, pero magaling sa magpahilo ng conversation. Sabi ko, o sige, pag namatay na lang ako, ibalag niyo na lang ako sa baling ilibig niyo na ako. Alam mo lahat kami, nakagano na lang. Anong argumento ang maibibigay namin sa isang nanay na nagsalita na nagbigay ng buong buo, na nakaugat sa pangamahal? We cannot say anything. Pero yung nanay ko nga, sabi ko nga, kahit na sinasaktan namin mo paulit-ulit, patuloy pa rin siya nagbibigay, patuloy pa rin niya kami tinatanggap sa bahay, patuloy pa rin niya kami pinag-aral, mag-isa, pinag-ulubo kami, no? Sa college, kami patuloy. Kahit na sinasaktan namin, na sinasagot namin ng babalang, no? Kahit pinagdurubo namin ang kanyang puso, patuloy sa nagbibigay. Dahil ang kanyang pagbibigay ay nakabot sa pagmamahal. Recently, nakaway ulit kami ng nanay ko after ordination. Father Guyanya, number 4. Hindi pala after Thanksgiving, last year, matindi yung pag-aaway. At sa sobrang pag-aaway namin, hindi ako nag-text for 2 weeks. O 1 week yata. Sa rin, hindi rin. Nababagabag ang kalawabang ko. Sabi ko, tama naman ako. Pero bakit hindi ako mapakaroon? Sabi ko, hindi sa lahat ng panahong tama ka ay maganda. Minsan kailangan natin maging mas maunawain o compassion. Kaya one time ang ginawa ko, dinala ko isang prutas, isang bugas na ng prutas, at natutulog siya. Pumanik ako dahan-dahan. Pagbulat niya, nakakita niya agad yung prutas na hawa ko. Peace offering. Kaya mga anak ko, nakakawahin ang bulong ang rastos. Pero buti na lang nagbisa ko, yung anay yun. Ano ba na lang, mami, bibili ko ka? Offering lang po. Alam mo, sabi niya niya, bumalik mo sa kanya. Tapos niya ako tumagin siya, kumain ka lang. Sabi ko, kung ang nanay ko, sabi ko, ay nakabase lamang ang pagbibigay niya sa amin dahil sa gana o sa mood, feeling lang, nakakatakot. Kasi po, kung hindi mo masaya yung nanay ko, o wala sa mood, halimbawa, pag isinis ko sa umaga, hindi maganda, kasi nagpaparlo mo yan ngayon, bago ko kumain. Minsan kasi pag umaga, parang kailangan nilang kumain. Pag bad heritage siya, hindi maganda rin siya, wala sa sabun. Nakakatakot kung ang pagmamahal niya ay nakabase sa iyo. Bakit sasabihin niya, anak, wala ko sa sabun. Hindi kita anak, hindi mo ako namin. Nakakatakot. Pero yung nanay ko, sabi ko ang pagmamahal tuloy-tuloy. Whether good mood or bad mood, that's the way. Kaya nga sabi ko sa mga kapatid ko, siguro it's high time for us that we should be the one to be informed. Kaya nga ngayon, masaya na akong makasama nanay ko. Excited, gusto ko nakasama nanay ko ngayon. Dati ayaw ko eh. Matibig mo kasama na ngayon. May 20% discount na gusto. At yung matagal na namin, binatala namin for 60 years, natupad na ko. At hanggang na ko yung dual citizenship ko. Filipino at senior citizen. Kaya gusto ko na akong nakasama. Kakain ko sa restaurant. Ako na magsasabing, ako na mag-deliver. Kasi meron ko sa kanta presyon. Ano, marami nang bawal-bawal sa sabagol, bawal sa kanta. Ano, ano. Kaya tubig na lang ang inumin niya. Kaya gusto ko lang siya kasama. Pero, kidding aside, I'm not actually giving a hobby, but I just cherish yung moments ko sa nanay. I really love my mother. No? Sabi ko nga, ang dami mong may pupuna o may pupula sa nanay ko. Ang dami mong pwede kibagong criticism sa nanay ko. Ang dami mong mga shortcomings din. Pero sabi ko, despite of those things, I will still choose my mother to be my mother. Bakit po? Kasi sa kabila ng kanyang pagpupula, sa kabila ng kanyang limitasyon, ang nakikita ko sa nanay ko, she is struggling and trying to give everything despite of her limitation. Sa kanyang kukulangan, ipinakikita pa rin niya at itinataguyo niya kami bilang isang pamilya, bilang isang single mother. Kaya kay Mami, hindi ko nababahabal.
Maraming salamat po. And I am praying that you will have more, many years to come. Hanggang 99 years old na. 29. Afterwards, you may go na. Ganun na lang po. Kasi ganun na lang po ako tayong ganun na lang ka-concern ko sa nanay ko. Kasi marami mo sa sakit. Sabi ko, may mapag-ikap ka naman. May Caritas mo siya, kumuhong siya ng Caritas. Yung Caritas na yun, kumuhong. Kaya ayaw naman yung kasi may sis po siya sa breast, may sis po siya sa bako. Ayaw niya magpag-ikap. Sa sobrang inis ko, isang beses na ako, nasa ka na ba? At dito ka pa sa sumikin. Ibig sabihin niyo ang ako. Sabi ko, para ako mamamatay ng cancer sa iyo. Siya po, ako, alala sa kanya malusugan. Siya nasa sumikin. Namamasyal. Sabi ako magkaka-cancel sa ako. Kaya sa isang beses na inis talaga ako, sabi ko, hey, huwag na magpa-check up. Kalimutan ko na yung Caritas mo, may bibigay ako sa inyo. Safety mo. Totoo po yun, seryoso. Pinakipunan ko talaga yun. Pagmamalaki ko, yun ang regalo ko sa kanya. Sa 68 yun. Pinsin ni Peter, may ID nga mo yun. Hindi nga pa siya ng ID 1x1. Sabi ko, bak, no ID, no libre. Strip ko sa St. Peter. Anyway, no. Malaki po ang influence ng mother ko nga. Sabi ko nga, that's why yung nakita ko sa kanya, sa yung complete manifestation of God's love for us. Nararamdaman ko yung pagmamahal ng Diyos dahil sa nanay ko. Like Mary, who preached and proclaimed that the Lord has risen. Malaki rin po ang influence ng nanay ko sa buhay nanay. Siguro kaya rin po ako nagpapit dahil sa nanay. Pero ayaw niyo ang maging pari. Pero excited na excited ko siya. Pinangangalan bakit ang may anak siyang pari. Pero ayaw niyo. Hindi ko maintindihan kung ano gusto niyo talaga. So, we hope, as we continue this Eucharistic celebration, we ask the Lord for the gift of health and good life for the coming years. Please understand. My brothers and sisters, God has been pleased to call us His children and ordered us to call His Father. Let us pray with confidence for His continued love and protection. For every invitation, you will say, Lord, hear our prayer. Please repeat. Lord, hear our prayer.